mga ginagalang nating mga kaibigan mula sa business community, mga pinuno ng mga paaralan, universities, colleges, mga hospital, mga bangko at iba-iba pang financial institution. Mga iba't ibang civic, professional, religious, and non-government organizations, mga samahan ng mga vendors, mga tricycles, mga jeepneys, mga sumisigay at mga magsasaka. Ang lahat ng mga poll workers natin na nagtrabaho ng mahigit 6 months para ho tayo ay manalo. Barangay volunteers, lahat ng mga kapwa kong kawani ng pamahalaan, mga minamahal kong Dagupenyos. Una sa lahat, isang pagpasalamat, papuri, pagdakila sa Panginoon Diyos. Dahil binigyan niya tayong lahat ng sapat na inspirasyon, katapangan, karunungan, kalakasan na gawin ang isang mahalaga at tamang pagpapasya. Ako ay tumitindi sa inyo ngayon bilang inyong punong lungsod, bilang patunay na napakinggan niya ang tinig ng mas nakakarami. Sa totoo lang, hindi ko na inasam na ako ay muling magbalik at manunumpa sa inyo bilang inyong city mayor. Makailang beses ko nang binanggit sa inyo ito, una pa man hindi ko hinangad na maging tagapagtaguyod ng pag-asa at humarap sa sari-saring problema ng ating lungsod. 26 years na po ang nagdaan. Ganito nakatagal nung una ko nakilahok sa paglilingkod. Nagsimula akong tumaya sa mga bata dahil nararamdaman kong malaki ang potensyal ng edukasyon sa kanilang kinabukasan. Ang pagtulong ko pa na noon una sa mga daycare centers ay simulan ng mas malawag pang balak ng Diyos na ako ay maglingkod sa mas malalaking pamilya at mga samahan na bumubuo ng lungsod. And as they say, the rest is history. Sisimulan ko ngayon ang isang panibagong araw para sa ating lahat. Ang kapasyahan ginawa ninyo ay hindi natapos sa pagtitiis na pumila sa ilalim ng araw at markahan ang bilog, mga bilog sa pangalan ng mga taong inyong pinagkakatiwalaan. Tapos ng araw na yon, ang inyong ginawang pagpasya, ninais ninyong muling ibangon ang Dagupan. Subalit walang pinuno gaano man siya kalakas ang magtatagumpay sa anumang bagay na may halaga kung wala sa kanya ang suporta at pagkikiisa ng bayan na tungkulin niyang mamunuan at sinumpaan niyang tapat na paglilingkuran. Kayo ang aking tibay at lakas. Dahil sa inyo ko mismo hinuhugot ang lakas na kakailanganin ko. Mas marami na ang nakakakilala sa akin kung bakit hindi ako napapagod sa paglilingkod. Ito ay dahil sa walang kasing halaga para sa akin na mapakinggan ko ang inyong mga hinaing, pakiramdaman ang inyong mga pintig, tustusin ang inyong mga pangailangan, patibayan ang inyong katapatan at tiwala sa akin na inyong hinalar sa pamahalaan. Mga kapwa kong Dagupenyo, narito ang aking mga pangarap na hindi na makapaghintay pang ilantad sa darating pang mga araw. Kilala niyo na po si Mayor Belen Fernandez.
pangunahin sa akin ang malinis, maayos, at tapat na pamahala. Tuparin at sundin natin kung anong tama. Gawin ang dapat at makakasundo tayo. Kung hindi, lilinawin ko po itong mabuti. Ang inyong lingkod ay hindi niyo kaibigan. Walang puwang ang mga korap, ang mga magnanakaw, ang mga umaabuso sa kaban ng bayan. Manalig po kayong tinitiyag ng gobyerno na ang mga pinaghirapan ninyong mga buwis ay may pinatutunguhan. At hindi nababaliwala at hindi natatapon. Hindi nilulustay at hindi binubulsa. Tapos na po ang pamumulitika. Pagkaraan ng eleksyon, panahon na para magkaisa laban sa COVID-19 at iba pang mga banta sa ating ekonomiya. Ngunit, para umusad, kailangan may managot ang mga pagkukulang, makailangan may pagkilala ang gobyerno na sa gitna ng matinding krisis ay maniningil tayo sa sino man nagdamot ng simpatya. Ng mga mabuting plano, ng mga nagsamantala at iba pang mga pagkukulang. Sa mga nang alipusta, nangapi, nagpakalat ng mga kasinungalingan laban sa akin, buong kababaan ng loob ko kayong pinapatawad. Subalit sa mga nangapi at nangulimbat sa kaban ng dagupan, wala kaming karapatan na limutin ang inyong mga kasalanan. Isusunod po dito ay ang pandemya at ang ekonomiya. Kalusugan, basura, maayos na batas, trapiko, masiglang turismo, infrastructure, at malinis at tapat na pamamahala. Ang leader na may tunay na malasakit sa bayan ay nakikinig sa bayan. Nakinig ako sa inyo nung kampanya at bago pa man ako nanumpa sa inyo kanina, ay may nauna tayong tinutupad. Sa tulong ng ating mga kaibigan sa Sangguniang Panlunsod, maaari pong tumayo sila Vice Mayor Brian Qua at mga councilors. Maaari na po kayong umupo. At dahil sa kanila, yung pinangako natin na ihatid natin ang ilan na ating pangako ay natupad na. Sa tulong ng Sangguniang Panlunsod, malaya nang makakabiyahe ang mga tricycle sa lunsod dahil pinalaya na natin sila sa mga bayarin at singilin sa loob ng 3 taon. Libre na po ang inyong franchise fee. At ang mga ibang fees na kokolektahin ng lunsod para sa mahigit na 2,500 na tricycle drivers and operators sa buong lunsod ng Dagupan mula 2022 hanggang 2025. Sinimulan ko ng scholarship program noong 2013 sa halagang 3 milyon pesos dahil noon at that time na yon, kung maalala nyo, bankrupt po ang ating syudad. Ngunit tayo pa rin ay nakapag-ipon ng 3 milyon para maumpisa ang first time na program ng scholarship. Nag-umpisa po tayo sa 500 scholars at umabot ng mahigit 1,500. Sa darating na pasukan,
katulad ng ating pinangako, sasalubungin natin ang pangarap ng mahigit 5,000 scholars, kasama na po ang kasalukuyan scholars, upang makinabang ang mas maraming pamilya ng Dagupan at mapagtapos ang kanilang mga anak sa kolehiyo. Gagawin natin ito dahil nararamdaman ko ang pagnais ng mga magulang na maging matagumpay ang inyong mga anak. Ito na marahil ang pinakamataas na pangarap ng Dagupan. Sa lahat ng mga plano nito, sa ilalim ng ating administrasyon, maglalaan na tayo ng halos 200 million pesos, ang pinakamalaking alokasyon na ating gagawin sa kasaysayan ng Dagupan. At gaya ng aking pinangako, wala nang examination, pantay-pantay po lahat ang bawat batang Dagupenyo na makatapos. Patatagin natin ang pundasyon ng ating lungsod at babantayin ang kaligtasan, kapakanan, kalusugan ng bawat isa. At itaguyod natin ang oportunidad para sa mas maraming Dagupenyo. Sa mga susunod na buwan, pagtitibayan natin ang ating mga pangarap at mga plano para sa isang malawakan strategy para sa kalikasan, turismo, traffic management, healthcare, public safety, livelihood, and trabaho, employment. Para sa isang One Bunuan, kung maalala nyo ay clinaster na po natin ang different barangays. At ito sa apat ay ang One Bunuan at mas malakas na One Island, One Uptown at One Midtown. Isa-isahin natin ang mahagbang at maingat natin ilalatag ang ating mga mataas na pangarap. Nakasama po kayo. Parati para po sa mga barangay ng Dagupan na matagal nang pinabayaan at isinantabi. Sa ating mga barangay officials, pwede ho bang tumayo ang lahat? Mga barangay officials ng Dagupan. Makakaasa po ang lahat ng ating punong barangay sa ilalim ng liderato ni Liga ng Barangay President Marcelino Fernandez. Ako si Mayor Belen Fernandez ay maasahan ninyong muling magbabalik na pinakamatapang, pinakamasugit ninyong supporter at kasangga sa pag-unlad ng ating mga barangay. Maraming salamat po. Ang ating hinaharap na krisis sa basura ay isang krisis na pamumuno. Matagal na po sana itong nalutas, subalit isinantabi ang isang mabuting programa. Wala na pong makakapigil po sa ating programa ngayon na masusing pinag-aralan ng mga ahensya ng gobyerno. At tinutukan ngayon ng international community upang malutas na ang mahigit 50 taon na problema natin na basura. Ipinapangako po natin, konting panahon na lamang ay sisimulan ng ating mga balak. Mawakasan na natin ang masangsang na amoy at tuluyan nang maipasara ang illegal landfill sa Bunuan. Sa lahat ng aking kapwa Dagupenyo, ako'y nanawagan na tayong lahat ay maging modelo at inspirasyon para sa isa't isa. Bukal kayo ng lakas at pag-asa sa paglalagbay natin pabalik sa landas na tunay na pagbabago. Patibayan po natin ang ating pagkakapitbisi sa pag-angat ng lungsod ng Dagupan tungo sa tunay na progreso, mataas na potensyal at kapasidad nating Dagupenyo. Ilagay mo lang ang Dagupenyo sa tamang kondisyon.
bigyan mo lang ng pagkakataon, kaya natin muling umangat. Kaya nating muling umasenso. Dahil meron na tayong ipinamalas na kasaysayan at nakita na natin po lahat. Napatunayan na natin ito dati. Hindi tayo mabibigo. Handa tayong humarap sa anuman hamon, taas noon natin isusulong ang ating mga sarili dito sa landas ng pagbabago. Kapwa kong Dagupeño, kayo ang naghatid sa akin dito sa ngayon. Hinihiling ko na kayo ay maniwala. Hindi sa aking kakayahan na gawin ng pagbabago, kundi hindi sa atin pinagsama-samang kakayahan. Maraming salamat sa ating mga Team Belen BK Volunteers.